Good evening po. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood ngayong araw at hihingi po kami ng pasensya sa inyo dahil isang buwang kaming nawala. Isang buwang nawala itong programa to dahil alam nyo na, nag-holidays, katapos ng Southeast Asian Games, nagbakasyon ng mga atleta, mga okay. Official sa probinsya. Tapos na namang January na, after the New Year, nagkaroon naman ng translasyon. Hindi ko sinisisi si Nazareth. Hindi ko siya sinisisi. Pero, siyempre, nagkaroon ng traffic, walang makakarating na bisita. So, tapos nung pwede na kaming mag-resume uli, nagkaroon naman ng pumutok naman yung Taal. So, ganun din. Lahat lang halos buong lusod nagkaroon ng ask for. So, hindi rin makakapunta dito yung mga tao. No? Eh ngayon po, wala na tayong problema. So, awa ng Diyos, kaya bumalik tayo ulit para naman pag-usap after the SEA Games. Siyempre, pag-uusapan natin yung susunod na target ng Pilipinas. At ito ay ang Olympic Games na gagawin sa Tokyo itong July and August. Ang iba natin mga atleta nasa Olympic qualifying tournaments na. Ang iba naman ay naghihintay ng mga schedule nila. Si ang kauna-unahang Pilipino nag-qualify, si EJ Obiena ay nasa Italy uli para mag-resume ng ensayo. Si Yulo, ang pangalawang Pilipino na qualify sa Olympics ay nasa Japan naman at nag-ensayo rin. So, ngayon, ang susunod nating iintayin ay ang mga boksingero, kaya inimbotahan natin dito si isa sa mga coaches ng national team natin sa boxing, si Coach Pat Gaspi. At iimbitahin din natin dito ang parents naman ni EJ Obiena, si Emerson, na siguro kilala pa niyo hanggang ngayon, ay isa ring pole vaulter ng panahon niya. At ang kanyang missis, si Jeanette, na isa namang hurdler ng araw. Pareho silang national team members. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit akala nilang anak ay gumaling din sa athletics. Pareho silang track and field stars. Kaya, at tatanungin naman natin silang dalawa kung ano ang progress ng training ni Kalo, ni EJ. No? Pasalukoy ang nasa Rome uli siya at nag-iinsayo. So, malaman natin kung may progreso ba kanyang ensayo at kung sakasakali anong chance na makapagbigay sa atin sa Pilipinas na kauna-unahan at sa Asia itself na kauna-unahan medalya sa pole vault na wala pang Asian ang nakakakuha. Baka isang Pilipino na naman yan para naman tayo umagat-anap ako din sa paningin ng ating mga kasama sa iba't ibang parte dito sa mundo. Okay, uunahan natin si Coach Pat. Ano ba, kumusta ba ating mga pitong boxer yun, no? Nasa Thailand? Actually, nasa 12 sila doon dahil yung iba natin nasa ano pa rin, mga listahan ng pagpipilian. Pero ang talagang naka-slot sa atin doon ay 6 na timbang. 12 boxers? 12 boxers po. So, in 6 divisions? Yes, sir. Bali dalawa, bawat isang division? May iba, may tatlo. Yung iba naman, wala nang kalaban doon sa timbang niya. Nag-iisa na lang. Pero yung nasa Thailand ngayon, nagtetrain, 7 yun? 12 po lahat. Ba? Na boxers. Hindi naman ako binalitaan. Huling balita o huling istorya ko dito, 7 lang. dapat, kung dadalhin sana yung mga talagang ano na. Kaya lang mayroon pang timbang na hindi pa kami nakakapag-decide. Tulad sa babae naman. Wala. Yung babae natin, nasa Baguio ngayon. Nasa doon sila nagtitraining. Pero mayroon naman tayong inimbitang mga taga ibang bansa para maka-sparring nila. So, ongoing yung training nila. Training regimen sa Baguio. So, wala na sila pupuntahan? Sa ngayon, wala na muna. Yun, ang bago mag-ana. Babae at lalaki ang Wuhan? Opo. Babae at lalaki.
Pag-usapan natin yung buhuhan mamaya. Ngayon, so 12 silang nandun. Kumusta naman ang ano? Nagkaroon na ba ng pocket tournament? Balita ko may pocket tournament na one day. Meron ng ano, parang go for gold one day tournament. Go for gold. So, meron bang nanalo sa atin? Meron naman. So far, maganda naman ng mga performance. Ilan ang naglalo? Hindi ako na-update ng ano, pero... So far, basta sabi nila maganda ng mga nilalaro ng bata natin. May mga mapangalak ang mame-mention, like si Yumir o what? Si Yumir. Nanalo? Malamang wala namang masyadong kalaban. Pero may naka-sparring din siguro. Hindi lang po ako ano, masyadong sure kasi na hindi malalaman pa ako na-update. Malalaman ba natin na hanggang bukas? Pwede. Kahit mamaya, siguro. Kasi meron yung mga lalo. Si ang mga paborito natin dyan, si Yumir, si Carlo. Carlo Paalam, si Ladon, andun pa rin, no? Dahil isa rin sa pinagpipilian natin yan. Tapos si Mario, Ian Bautista. Andun din si James Palikti. At si Marjon Pianyar sa welterweight natin. Meron din siyang ka-temporaryo doon, si De La Cruz. Medyo bago natin, pero nagpapakita ang gilas na rin. Sino yung nadagdag na lima? Kasi unang usapan natin, pito eh. Ayun nga, si Marjon Pianyar, si... Kasama na yun eh. Kasama na si De La Cruz. Kasama na rin. Hindi ko lang ako ano na, hindi ko kilala yung pinya. Di ba naman? Di ba naman? Okay, so ganoon. At maganda naman ang alam, maganda ang ensayo ha. So far, maganda po ang feedback. Training. Okay. Kailan ang medyo iniisip natin papasok sa Olympics? Ano sana tayo kung maka target. 4 o 5, no? Kahit maka 3 sa lalaki o 2 sa babae. So 3 men and 2 women. Yes. O 2 o 3 rin sa babae kung kakayanin. O 3. Ayun, 2 sigurado na 'yon. Hopefully, no? Medyo maganda naman ang pinakita nila si Nesty, sa si Josie. World Champions. Si pareho World Champions yan, di ba? So ganoon. Okay, luhanan muna natin ang boxing at pupunta naman tayo sandali sa track and field. Dito nga po si Emerson at saka si Janet, ang father and mother of EJ at kukumustahin natin kung ano naman ang balita sa kay EJ. May improvement na bang mula nung dumating na-achieve si EJ mula nung umalis? Wala pa po sa ngayon kasi balik po siya sa basic conditioning training after po ng Southeast Asian Games in preparation for the Tokyo Olympics. So yun yung ano niya. Sa Asian Games, anong pinanalo niya? 570. 570. Yes, Asian Championship. 570. Yes, 570. Over sa ano niya, sa qualifying. Ilan tinanong niya ka sa qualifying? For Olympics po, sir. For Olympics, 581. Oh, mataas pa. Which is, opo, sa Chari, Italy niya nakuha. So, medyo na-install na kanyang development. Kaya ba? Not necessarily stall. Kasi it's like building another bigger foundation para doon sa susunod na peaking. So, right now, dahil doon sa preparation period na yun, medyo mataas ang volume ng training, mabigat ang So, hindi natin ma-expect talaga na makikita natin agad yung dati niyang performance. Pero base doon sa mga test, magkakaroon yan eh. Every change ng o kalagitnaan ng cycle ng preparation namin, meron kami mga test na ginagawa. So, doon makikita kung may improvement. Ano ba, yung mga lifts niya, kung mas bumigat yung mga nakaya niyang buhatin, yung mga 30-meter na speed, yung sa ano niya, sa sprints, kung nag-cut ng ilang points of a second yung time na yun. So,
that's a good sign na nagkakaroon siya ng improvement. And then from there, pagpasok po namin ng specific preparation, pag pinagsama-sama yon, dapat yung magagandang performance na yun, makikita doon sa overall na, na performance niya. So, yun po yung basihan namin kung may improvement po wala. Okay, so, as a fall vaulter yourself, anong nakikita mong pwedeng magawa pa ni EJ? I mean, gaano siya, anong pinaka-maximum na mararating niya? Ang nakikita ko kasi hindi pa talaga 100% si Ernest when it comes to yung pag-achieve ng potential niya. Kasi, although mahaba na yung pole at matigas na yung pole na kanyang gamitin compared doon sa mga ibang kasama niya sa level na yan, yung sa itaas na parte, yung sa second part ng ano, yung sa control. Control doon sa clearance ng bar. Clearance na. Ang dami pang kailangan. So, nakikita ko pa, meron pa siya talagang i-improve. Pero ang maganda lang kasi is like, when it comes to yung grip height and the poles that he's using, comparable siya with world-class athletes talaga. And I think there are some athletes who are clearing more than what he's clearing, na mas malambot pa nga yung hawak na pole. So kung magagawa niya na maayos yung control na yun sa itaas, yung 581, I think kaya pa niya exceed. Okay, babalik po tayo at magpapahinga muna tayo sandali. Hi everyone, I am Ziher Basho and welcome to the new Clark City where the 30th Southeast Asian Games will be held this November. Dito gaganapin ang tagisa ng mga atleta mula sa iba't ibang bansa ng Southeast Asian region. Okay, balik po tayo at ano yung ini-explain mo kanina, Emer? When it comes to sa gamit po, yung grip height niya at saka yung tigas ng poles na hinahawakan niya, kung i-ano mo sa statistics o sa comparison dun sa mga malalakas na pole vaulters din, at par na po yung kanyang hinahawakan. Pero nakakita pa ako ng improvements, room for improvement pagdating dun sa itaas. Hindi pa siya ganun ka perfect sa line niya doon sa pole. So, kung maayos niya yung control doon sa itaas, so, makakapag-set up siya na mas magandang clearance para doon sa bar. So, it is still possible na lumagpas pa siya sa 580 plus na talaga. Ano tawag doon sa ano? Crossbar. Crossbar. Yan na lang ang medyo improvement. Yes. Yung sa pole, wala nang problema. Wala na, pero I think kung halimbawa madadagdagan pa yung speed niya sa run-up, lalakas pa yung take-off niya. So, hahaba din. Speed, oh. Doon sa grip, pwedeng tumasa. Sprint yun eh, no? Yes, so, sprint. Mag-sprint, sprinting. Sprinting niya kung yung speed niya mag-improve pa. Gano'n ba kahirap ang pole vault sa ibang events pa? Sa ibang track and field events? Sa akin maraming, lang kasi. Maraming. Pag-try din po ako ng ibang event eh. Ang napansin ko lang kasi simultaneously you're doing a lot of movements when it comes to your pole vault. Ang dami mo a little of everything. Yes. So habang ginagawa mo 'yun, yung timing na 'yon, tapos yung movement na 'yon, dami mong dapat na isipin. Kaya medyo complicated po yung. So in other words, pala ang pole vaulter tawaging ano, Iron Man. Kasi tinatawag natin Iron Man yung mga decathlon. Yes. Dahil maraming events. Yes. So, ano kaya tatawag natin sa pole vaulter? Ano siya eh, kumbaga sa ano, it's mestizo.
ano ka eh, sprinter ka, jumper ka, tapos gymnast ka. Yes. No, so, itadang, plus tagdaga mo, kailangan matapang ka. Matapang, ay matas eh. Hindi ba, ganda yung pakiramdam sa ita sa nakatiwarik eh. Sprint, tapos jumping. Ilang beses ba kayo nagkakausap ni, ano, ni regular ba ang frequency ng, ano? We usually, madalas po kami nag-uusap. Madalas Baka nakaka-starbo ka. Hindi naman po. Nag-uusap naman po kami pagtapos na po yung training niya. After niyang makapag-take ng lunch and preparation niya for the afternoon session, doon po kami nag-uusap. Mm-hmm. Well, kinakamusta po naman namin siya. So far, okay naman po siya. Kasi kailangan po ng communication. Mag-isa lang po kasi siya doon. So, kailangan laging may kausap. At least, hindi magiging parang ang pakiramdam niya eh, ano lang siya, all alone in one island. Parang ganun. So, yun po naman. So far, okay naman po siya. Ang ano lang niya is, wag lang yung time na kung kailang magpe-prepare siya for training, tsaka mo siya at kakausapin. Yun lang yung ano niya. Basta may time lang po. Constant naman po kaming nag-uusap. Yung bang girlfriend niya, pinakakausap mo? Wala pa po siyang girlfriend eh. Hindi pa po niya pinapakilala kung sino. Ilan taon mo siya? 20-something? 24. Wala ka pang alam ah. Wala pa po eh. Hindi pa po niya pinapakilala kung saling meron man. Hindi po namin pasakilala. Makakastorbo yun. Basta babae, makakastorbo sa buhay ng lalaki yan eh. Depende naman po. Depende. Kabay mo, hindi ka naging nagkaroon problema kaya na. Para kayo athlete eh, na. Yun ang, ano, dahil athlete din siya. So, kakaintindihan po niya kung ano yung kailangan kong ibigay ng pansin. Eh, lagi ka rin wala, eh, no? Yes. Para ka sports writer, eh. Kami, ang asawa ko, magpo 45 years na kami. Pero binibilang niya, wala pa isang tao kami ang kasama, eh. Binibilang niya yung araw na magkasama kami. Wala pa isang taon. Lagi kasing ano eh, wala eh. Lalo pagka-chess, kukover ka ng chess. Isang chess olympian. Tatlong buwan yun, pinakamababa. Maraming interesado eh sa sports. Maraming tumatawag sa, kaya ka kayo lagi kung iniimbita lagi ka. Ilang beses nakatain ng bita. Ngayon ka lang nagpa... Busy lang po din kasi hindi magtugma lang. Well, so, yun po. Gusto nila kasing, siyempre, mga Pilipino, Olympic siya, lalo na, di ba? Gusto ng mga Pilipino na, ano bang lagay na ngayon ng ating, dadalawa lang ang qualifier natin eh. Hindi pa natin marinig kung ano nangyayari. So far naman po kasi, nasa Italy po siya, nagtitraining siya ngayon in preparation for the Asian Indoor na dapat po is from February 12-13 sa Hangzhou po gaganapin. That's the Asian Indoor. Pero as of the moment, wala pa pong finality kung matutuloy dahil nga po may... Ano February ano? 12-13. Dalawa araw lang. Asian Indoor. Asian Indoor. It's an in... Ano lang po kasi hindi po lahat ng events. Report mo daw sa indoor? Yes po. Yes, ma'am. Yes po. Yung mataas yung ano ah? Mataas din naman po yung room nila for their... Hindi lang po lahat ng events ng athletics gaganapin pagka-indoor. Pero may pole vault, wala pong 100 meter, may 60 meter, wala din pong ibang long distance. Pilit lang po eh. Track din. Yes po, may track in, may track events din po, may field events din. Pili lang, hindi lang po lahat. Limited sa trolls. Limited yung ano. Hindi sa heng. Hindi po. Naka, ano kasi siya eh, naka parang, oh, nakasara. Yung lang ang tournament niya, ala, so, dadating, bago mag-Olympics, ano pa? Hindi po. After po niya kasi mag-Asian Indoor, babalik po yan siya ng Europe to compete for small European competitions. And then, in preparation naman po yun for the World Indoor, which is a qualifying match, competition, na nag-qualify po siya nung tumalun siya ng 581. Kailan to? Sa... Ano naman siya? Nanjing, China. Nanjing din siya? China rin? China rin po. China. Both malapit din sa China. Wuhan to ah. Malapit nga po. Katabi. Anong pagkadikit lang. Na... March 14 and 15 po. Baka magkasakit na siya ron. March ano? 13 and 14. Yos naman natin ito. Magpipresenta tayo. Baka hindi natin kaya. No? Kaya dahil meron tayong track sa ano eh. Sa Clark. Tarlac, sa Kapas po. Kaso magiging outdoor po yung classification niya kasi outdoor yung track.
Outdoor yung so, track. Indoor. Ang nakikita indoor. Kong medyo may kakayahan dyan na sumalo sa kasakali, ano po, yung Qatar. Doha. Meron silang indoor. Yung Khalifa Stadium nila. Ah, si ano, si EJ, stadium. Si indoor lang. Indoor hindi po. First quarter of the year usually po kasi it's indoor season. Kasi mahangin yung ano. Malamig. Po, malamig yung laban. Kaya indoor siya. Then after po niyan, by starting po ng April down, outdoor naman. Puro hindi outdoor na po yun. In preparation na po yun for the outdoor ng Tokyo. Ako sa track and field. Hindi ko alam na. So may indoor season at may outdoor may outdoor season. Yes. Yung, tayo wala tayong indoor. Wala dito. Po. Wala po tayong pero indoor. Pero makakailanganin na rin po natin kasi dito naman sa atin ang necessity para sa indoor is pagka nagtag-ulan. Doon po wala. Hindi talaga nakaka-training. Nagtag-ulan, buhos. Kasi so, yung indoor nga, hindi pwede yung ano doon, ano, yung mga dasers. Yeah. 100 meter das. Yes. Hindi hanggang 60 po. Hindi pwede magsilang yun eh. Mm. Eh yung 400 halimbawa, paikot. So, hindi dalawang ikot po. Ikot. 200 po isang lap. Ah, dadalawahin ang ikot. Yes, dadalawahin. Kasi yeah. Tatanda ko noong araw, yung Rizal Memorial Coliseum, mm-hmm. pagka kinoconvert niya sa tennis court eh, na sands o crack clay, o inaalis yung sahig, ano yun eh, world class noong araw yung sa tennis, yung Rizal Memorial Coliseum. Kaya nababoy yan eh. Ano, magandang ano yan, sila Ron Lever, si Pancho Gonzales. Dito naglalaro yan, kaya magaling sila Pancho nung araw, si Ampo nung araw. Tinatalo nila yung mga world class. Si Pancho, si Ampo kasi ano eh, pound for pound, the best in the world. Kasi maliit eh. 4-11 lang ata. Oh, eh, sino, nakakalaban mo mga higante. Babalik po ulit tayo at pahingahin muna natin yung ating mga cameraman. Mga isyung pinag-uusapan, mga palitang laman ng pahayagan, impormasyong dapat niyong malaman, tatalakayin, pupusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face Off! Balik po tayo at balik ulit tayo kay Coach Pat kung ano pang kanyang masasabi. Anong masasabi mo dun sa problema sa China? Not only Wuhan ito ah, kasi mga pagdadausap pa lang itong mga competition sa track and field, malalapit dun eh, Nanjing, di ba? Mm-hmm. Anong masasabi mo dito? I mean, dapat ba tayo magtumuloy sa Wuhan o ano? So far po, basta naka-concentrate lang muna kami dun sa training preparation at geared towards the qualifying sa Yuan. Kasi wala pa naman pong final na announcement talaga kung matutuloy o hindi. So, focus muna kami doon sa matutuloy. Mm-hmm. Just in case na matuloy, nakahanda tayo. Kahit saan. Opo. Kahit kung hindi naman, eh, mag-a-adjust tayo. So, ngayon po, tuloy-tuloy ang mga bata natin nandun sa Thailand nga, nakikipag-joint training sa larangan ng boxing. At the same time, yung babae natin nandito naman sa Pilipinas na nag-invite naman tayo ng mga kailangan na sparring. Oo, yung mga malalaking division. Oo, lalong tayo, na doon sa wala tayo. Ba't ba hindi natuloy yung Australia? O, yun nga, sila ang pinapunta natin. Yung mga Australiano din nandito. Australiano nandito. Nandito rin si ano? Yung consultant, si... Si... Doon, Abnet kasama sa Thailand po. Aba, so, kasama sa Thailand. So, yun. May mga coaches din ng ano dyan, Korea, yung Australiano. So, yun, tuloy-tuloy lang po. Last Saturday, one day tournament din sila doon sa Baguio. So, Far okay naman. Dito, kailan? Nung Saturday lang po. Ano nangyari? Okay naman. Halos lahat naman panalo. Halos lahat, ilan yung babae natin? Bali, 5 yan, pero 4 lang yung ano natin, prospect na pwedeng i-qualify. Dahil kapos tayo na sa timbang. Kulang tayo sa timbang. Si Josie, Nesty. Si Nesty, tapos si Ira Villegas, Iris Magno. Iris. Oo. Si Risa Paswet. Villegas. Paswet.
Apo, tapos mayroon tayong malaki, yung bago lang, pero medyo maganda ang performance na pinapakita si Herji Bakyadan sa welterweight po siya, 69 kilos. Welter? Malaki to? Medyo malaki-laki po. Welterweight? Welterweight. So, magbigat. Hopefully, baka lusot din sa qualifying. Pwede tayong magtatlong qualify sa babae. Pwede nga po apat three. Kung makukuha lahat. No? Along tingin mo, sa, between our men's team and women's team, alin ang malakas? May ano, isa, siyempre malakas pa rin yung lalaki natin. No? Dahil marami-rami tayong mapagpipilian. Sa babae naman, mayroon tayong halos sa ngayon, dalawa lang muna yung lumilitaw. No? Pero alanganin nga si, ano, si Josie dahil talagang nasa ano lang siya eh. 48 kilos eh, to 49. So, ang paglaloran po, 52. So, baka medyo... minimum ng 52. Medyo alanganin siya. Dihado siya sa timbang eh. Light fly siya. Iko-convert niya sa fly, mahirapan. Medyo hirap na. Siya mismo, parang inaamin niya na hirap siya. Ano na eh. Kasi tanda ko na ata yun eh. May edad na rin, parang... sabi ni Eddie Alinea, kasi tanda ka lang dyan. Sa 30 plus na rin eh. Kaya, kung mga Southeast Asian Games lang, medyo kaya-kaya pa. So, yun. Josie, so, may problema sa edad. Sa, sa ano, sa weight? Sa timbang lang, medyo dihado siya. Wala, ano, 52 ang pinaka, ano, mababa. Ah, so, kinoconvert nyo na ngayon sa fly. Sa, sino ba fly natin regular? Sa ngayon, si Iris Magno. Ah, si Iris. Pero hindi pa sa taluhin ni Iris Goro. Akong laro at laro, medyo mahirapan pa siya kay, ano. Kaya kay, yung mga kalabas sa abroad, yun ang mabigat. Pinaghanda natin yung tigalabas na eh. So, medyo iba na yung sa Olympics, wala rin 48. Wala po, yun ang ano, pinakamababa yung... Ah, walang light fly. Ano, 51. Flyweight na kaagad. Flyweight na kaagad. Kawawa naman si Chelsea, no? Oo. Tagal-tagal rin nagsilbi sa national, ano yan? Sa Olympic weight kasi, 51. Sa babae, 57. 60, tsaka 69. So, kung kaya pa ng may 75, sana wala na tayo. Yeah, lima na yung Olympic weight category ng babae. Middleweight na, heavyweight. Pinaka-light heavy. Wala yung mga matataba natin mga babae. Maghanap tayo pa ng medyo malalaki-laking timbang para mapunuan natin yung Olympic weight category ng babae. Okay. Wala ka na sasabihin? Yan lang, nagpapasalamat kami no, sa mga ano namin, no? Philippine Sports Commission, kay Chairman Boots Ramirez, dahil full support talaga yung binibigay niyang tulong sa amin, lalo na yung mga pa-Olympic. At the same time, yung presidente namin, si Mr. Ricky Vargas, no? Na talagang naghahanap ng mga pamamaraan para kung paano madagdagan pa o ma-improve pa yung kaalaman ng ating mga boksingero. No? Kaya nag-hire ng anong mga kailangan, sports medicine o sports psychologist. At the same time, mayroon tayong ano yung Australian na coach, no? Na nakapagbibigay din ng mga input sa coaches at the same time ano sa pangalan ng Australian? Don Abnett, no? Ang balita ko kasi, wala ka narinig doon na sabi sa akin ni Ricky, the boss Ricky, if offered, tatanggapin nila yung hosting ng Olympic qualifying. Oh, parang nabanggit na rin sa amin ni Sir Ed Pixon. Sabi ko nga, napakaganda kung makukuha natin. Oo. No? Siguro, isa sa wino-workout nila yun ang mangyari. Pag hindi natuloy talaga sa China. Gugulpihin lang natin ang mga judges dito. Kung makukuha natin, mas the best. Oo. Malaki ang chance natin. Iba na yung home... Ano yun, nasa home crowd ka. May siyempre, advantage. Lata mo yung SEA Games, no? Opo, siyempre malaking bagay. Sabi ko nga, yung ating sixth man doon, hindi naman sa basketball kasi may sixth man, di ba? Mm. Ang sixth man natin sa Asian Games, sa Southeast Asian Games, yung crowd.
Ayun, malaking bagay. Nakapagpagana eh. Kahit pagod na yung atleta natin, pag nakarinig ng sigaw at palakpak, eh, talagang yes. Nabubuhayan. So, kakaroon ng second wheel. Balik ulit tayo sa track and field. Sa tingin nyo, ang dalawa, ilan ang papasok sa atin sa qualifying? As of the moment kasi, may lima pa po tayong Olympic hopefuls. Five pa? Yes, we have Eric Sean Cray. Cray. Then we have Willie Morrison. Sina? Willie Morrison, shot putter. Mm-hmm. And then we have Natalie Uy. Ito, Pilipina. Yes po. Then we have Christine Halasgo. Ano na? Christine Halasgo. Ah, hala. Pilipina rin ito. Yes po. And of course, Mary Joy Tabal. Tabal. Yes po. Natalo na. Kasi games ha. Yes po. Pero alam niyo naman ng marathon, 42K yan, mahaba-haba at may pag-asa talagang maka-bounce back sa... Lahat yung binanggit mo, pero laki Tabal, puro SEA Games gold medalist to. Yes po. Gold medalist po lahat. Ilan na ito? Dalawang ano? Pilam. Yes. Si Christina Nat pa po pala. Si Nat. Pilam din yan eh. Yes. For the 200 meter. Christina Nat. Isa rin okay, po siya doon. Mabalik tayo sa ano. Meron pa akong itatanong mga dalawa, tatlong tanong pa. Break ulit tayo. Sige po. Okay, isang tanong ko ulit sa'yo. Wala pa kayo opsina? Sir, andun po sa Ultra. Inaayos pa po as of the moment. Pero nandun ang opsina? Andun, may room po doon. Meron po doon. Kasi kunin yung resulta ng SEA Games. Aha. Kung ilan yung mga talagang gold medalist. Mga, tapos yun nga, based on that. Para naman, kasi let's face it. Track and field pa rin ang ano eh, centerpiece event ng every ano eh. Sun Games, Olympic Games, SEA Games. Yeah. Although, ang boxing eh, ano, dalawang silver, tatlong bronze, lima. Track and field eh, dalawa lang eh. Dalawang bronze lang. Si Toribio, tsaka si Miguel White. Yeah. Wala na. 24 yes. Years. Ah, 1924, 96 years. Sampung medalya pa lang tayo. We're hoping. Dapat magkaroon ng ano, track and field. AJ. Hoping po, hoping. Yung gymnastics naman, hindi ko makausap na matino yung ano, presidente ng Gymnastics Association. Pilit kasi sa akin yun eh. Wow. Hindi ko kasi niligawan eh. Hindi, galit sa akin yun. Si Yulo nga, pinag-ano sa akin, pinagkakait. Pinagdadangot. Ay, yung nanay ako, usap ko. Pero last, ano, guest mo, ano, di ba? Si Carion. Hindi natuloy. Ano mo? Malis eh, nag-walk out. So, okay, ano, wala na tayong pag-usapan. On that note, ay magpapaalam po tayo muli. Hopefully, gaya ng dati, maging weekly ulit tayo. Huwag lang sanang magkakaroon tayo ng another catastrophe like the ano, like the Taal volcano. At sasamantalahin ko na rin itong oras na to para bigyan ng kahit papaano inspirasyon yung mga naging biktima ng Taal. Sana po ay huwag kayo manghinawa. Tawag lang tayo sa ating ano sa Lord natin na hindi naman tayo pababayaan noon. Sipin mo ano pinaka worst na pagputok lang ng bulkan walang namatay. Yeah. Yun lang dapat natin ipagpasalamat. Sabi nga ng aking editor ng Manila Times pa siguro kilala mo si Todd Sudayo. It could have been worst. Yeah. Kaya pasalamat pa rin tayo kahit na ganyan nangyayari sa atin. Wala tayong magagawa. Ano tayo eh. Cruel tayo sa nature.
sana mag-iingat na tayo, nakatatapon na kung ano-anong dumi sa dagat natin. Dapat pagandahin na natin yung ating mga natural beauties. Taal Volcano, Mayan Volcano, yung Kanlaon, nag-aalboruto na rin. You know, talagang ganyan. Nasa fort tayo eh. Nasa ang ating lugar eh, talagang tamain ng ano. Kumbaga sa sports, ano eh. Sa sports, kung tawagin ko, ang lahi natin, dayain. Dalagi tayong dadadaya. Eh, ito ating bansa, talaga, ano, siguro, dapat magbago na tayo ng ugali eh. Salamat po. At sa susunod na episode, ang ating scoop. At sana po ay tuloy-tuloy kayong makinig at manood ng ating programa. To thank the PSC Chairman, Chairman William I. Ramirez, for helping and supporting EJ in his quest for the Tokyo Olympics. And also, of course, our President, Dr. Philip L. Ahuico, who's giving all the support po sa ating Olympic-bound athlete. And siyempre, our Secretary General, Mr. Terry Capistrano, who is also in the hands of helping EJ. Capistrano? Yes po. Ha? Opo, iwa po. Minsan, kakausapin ko kayo na lola. Yes, personal interview tungkol kay EJ. Yes po. Sa paano siya nag-umpisa. Yes. Kung paano napulot ngayon si Coach. Ano yung pangalan si Coach? Coach Vitaly Petrov. Ano nga pala si Coach? Paano yun? Nasa China. Tapos si EJ nasa Rome. Sino nagpa-supervise na kanyang training doon? Meron po isang assistant si Coach Vitaly na nasa Italy. Ah, ganun. So for the meantime, siya muna yung... Ilang ba na si Vitaly sa China? Baka pagdating doon, pagdating niya sa... Weeks EJ, pa lang po. Weeks pa lang po siya. Ha? Weeks pa lang. Weeks po. Weeks pa lang. Yes. Apat na weeks, isang buwan na yun. Wala pa po. Kasi early January lang po siya nagpunta. Baka wala pa pabayaan yes. na yung bata natin eh. Hindi naman po. Hindi naman po. Nag-uusap po sila. Communication pa sila tapos nagpapadala rin. Ng videos. Lang, di ba? Yes. Dapat nag-iisayo siya sa China. Para magkasama silang dalawa. Eh, hindi siya pinayagan ng... Na ano naman po. Alam mo, nagawa po ng paraan pero hindi nga po ganun kadali. So, medyo difficult yung situation doon. So, it's better. Alam ko ba, dapat sinabi niya kay Digong eh. Kaya hindi lang check wa bakit yung aming atleta ayaw pang islayuhin doon sa China. Okay naman na. Before, ano okay naman, lagi okay naman po. Saan ba sa China sila natin? Beijing. Ah, Beijing. Yes, nasa Beijing City po. City pala eh. Mm-hmm. Oh, sige, at nakapagpaalam na ako. Meron ako pa sa sabi. Salamat po. Okay, salamat po. Salamat sa inyo ulit. Salamat din po. Thank you very much.